Sarap pala mag-NMAX. Parang gusto kong ano ah, mag-scooter na din ah. Saan ang maganda dito mga chong? Itong motor na to mga chong. Sinasabi ko na sa inyo, nangunguha ng single mom to. Kaya kung nag-iisip kayo, mag-NMAX kayo mga chong, ito na yung para sa inyo. Kung nag-iisip kayo na makakuha ng mga single mom. Ay, ako, joke lang, charot lang, charot. Pang di pwede sa bobo to. Ayan, wait lang. Ngayon. Basta pag ganyan, pwede mo na siya i-press pag ibig sabihin nun. Press mo, tungo sa kanan. Ah, pag ganun pala. Okay. Press pa kanan na. Okay. Yung. Nice one. Kunin na natin yung gloves ko para pogi. So yun mga chong, mag-review tayo ng NMAX. Kasama ko ngayon si Eman. Saan niya yung, ano, siya yung may-ari ng NMAX na to. Bagong-bago, sariwang-sariwa. Man, any last word bago gasgasan? So yun mga chong, what's up? It's your boy, Brian No Chill, back in here again and again, another vlog. NMAX Gaming tayo mga sir. First impression, teka lang, ayusin muna natin para makapagmaneho tayo ng maayos yan. So first impression ko sa kanya mga chong, hindi naman siya ganun kabigat, hindi siya ganun kagaan, tama lang. Then seat height, so saktong sakto lang, medyo tingkad lang ng konti pero manageable naman. 5'8 yung height ko, para sa mga magtatanong kung anong height ko. Then riding position, sobrang relaxed, pwede ka matulog habang nagda-drive. So medyo matraffic, grabe yung traffic naman. Paano magbablog na ito, napaka-traffic pa lang yan. So ito yung NMAX 2020 mga chong, na ang version nito is matte black no. So napakaganda nung pagkaka matte black niya, then yung kanyang yung gulong niya gold na siya. Ewan ko kung gold tawag yan, basta yun maganda yung pagkaka gold ng gulong niya. Then abs na siya. So ang price daw nito is 133,000 pesos. Pesoses. Tapan natin to. Yan, karado natin yung visor. Hindi ko alam kung paano mag-review, napaka-traffic. Head turner tong NMAX na to. Nililingon. Dinaig pa yung R15 ko. Oh! Yung odometer niya. Yan, may time. Tapos yung odo, din yung tinakbo mo. Yan, may sabay na tayo dito. Relax na relax. Ha? Kahit mata siya, hindi siya nakakailang imaneho. Yan. Hindi ako sanayin ng scoots. Ito masarap sa scooter mga chong, pang traffic talaga. Ayun no, relax na relax oh. Hindi tulad ng R15 na palaging nakayuko, palaging subsob. Kasi yung force kasi ng R15 ano, nasa kamay mo, nasa braso. Kaya kapag nagmamaneho ka, yung bigat napupunta sa unahan. So dito sa NMAX mga chong, relax na relax. Ayun no. Oh yeah. Sarap pa ng hatak. Mamaya gagawa natin ito ng konting montage para makita nyo yung itsura nya. Then nagandaan ako sa kanya mga chong, kasi hindi na siya mukhang pang matandang scooter. Yung unang NMAX kasi para sa akin mga chong, napapangitan ako sa itsura nya. Yung headlight nya parang ewan, matanda. Ito medyo nag improve na yung ano nya, itsura nya medyo naging sporty na siya. So pumapalag na rin siya sa pormahan ng Aerox. Ang ina, naiilang ako yung maneho. Pero ang ganya mga chong, hindi siya mabigat. So kung iniisip ko kung mabigat yung NMAX, No, I'm not sure kung ano yung weight niya. Pero search na lang. So hindi naman in-depth review yung gagawin natin. So naka-abs na pala siya mga chong. Harap at likod dyan. Ay! Yeah, tama, harap at likod. Yung Aerox pala, harap lang ang abs nun. Teka lang, wala ata yung recording ko. May tumunog eh. Wait lang, dito tayo. Hazard. Yan. Wait lang. Maka-record naman. Nag-record naman ako mga chong. Sorry. Pwede ko palang tignan sa salamin, tatanggalin ko pa. Mas dito sa panang kamo, yun oh. Di ba, pwede ka matulog habang nagmomotor eh oh. Nice! Ang ina. Nakakatuwa. Woo! Piga-piga ka lang oh. Ali piga baby. Tuli na ayo.
Nakakatuwa mga chong. Yay! Woo! Baby! NMAX 2020 is real! Mamaya susubukan natin to sa traffic. Dito sa kabila, iikot tayo. Ah! Kaso mga ata, ang sarap. Nakukuha ko agad yung 60 oh. Kung daily use mga chong, putya, solid na solid to. Panalong panalo. Since scooter siya mga chong, panisang R15 dito sa daily use. Sa comfortability pa lang, panalong panalo ka na. Kahit anong scooter naman, ganon. Oh, ay, ay, ay! Kuya, ba't ka dun tumatawid? Sorry. Hindi kita napansin. Buti naka-abs tayo. Yun, abs is real. Salamat nga pala ulit kay Eman. Marami salamat sa pagpapahirap ng NMAX mo. Gagasgasan natin to ng matindi. Kaya na, sabay-sabay. Sangin. Nabusinaan tayo. Sorry, sir. Yay! Hindi mo na kailangan magkambyo-kambyo. Alright! Gawa natin ng montage dito. Punta tayo dito. Okay. Parang ganun lang controls niya. Meron siyang... Asan yung ano na ito? Ito merong high-low. May high-low. Kaso wala siyang flashing light. Pero goods lang. Parang ayaw ay baban. Di ko alam kung paano i-start eh. Ayun eh, may tumutunog. Okay. Yung ano niya, signal light. Side stand siguro. Kailangan siguro siya i-ano, center stand. Tumutunog pa din. Diyan mo na yan. So yan, NMAX 2020 mga sir. So headlight, nag-improve yung headlight nya. Then yun nga sa gulong, yan. Ito yung matte black version nila, which is napaganda ng pagkakamat nya. Tapos merong konting touch ng glossy dito. Dual abs. So hindi to in-depth review mga chong ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ay, baba natin, taas natin to. Yan NMAX 2020. Then yung sa yan, ang tawag dyan, alimutan ko na. Kaya ang laki, mas maganda sya kumpara sa dati. Hindi ko kasi alam yung itsura ng ano eh, yung exact na itsura nung dati. So gusto ko lang syang i-review talaga. So yun mga chong, as maaporma na ito. Let's go sa go. So back in the traffic na tayo mga chair. Mga chair. So tingin ko U-turn na tayo dito. U-turn na tayo dito. Susubukan na natin sya sa traffic. Ayan. Okay. Tira. Naka NMAX ako eh. Walang clutch to eh. Yan lang. Yan. So yun mga chong, sa daily use talaga, sobrang masusulit mo tong NMAX. Kasi yun nga, buod sa comfortability niya, tipid siya sa gas. Kaya ayaw lang talaga sa scooter yung ano, sobrang relax. Gusto ko yung may challenge habang nagmamaneho. Yung tipong pagod ba pagod ka na, wala ka pa sa pinupuntahan mo. Ito dito mga chong, pagkapunta mo sa pinupuntahan mo, pwede ka pang umalis eh. Puta, hindi ka mapapagod dito eh. Sarap pala mag-NMAX tong ino. Parang gusto kong ano ah, mag-scooter na din ah. Sa ang maganda dito mga chong, itong motor na to mga chong, sinasabi ko na sa inyo, nangunguha ng single mom to. Kaya kung nag-iisip kayo kung mag-NMAX kayo mga chong, eto na yung para sa inyo. Kung nag-iisip kayo na makakuha ng mga single mom. joke lang, charot. Oh, ino, grabe, sobrang layo niya sa ano, sobrang layo niya sa de-clutch. Sa mga chong, malaki yung upuan niya. Komportable talaga, pati yung back ride, komportable. Hindi ko mabuksan yung loob, mamaya na lang kapag nabalik na tayo doon, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung loob, kung kasya ba yung full face helmet. So ngayon, mag-ride muna tayo, enjoy muna natin yung traffic na hindi ko nararamdaman kasi naka-NMAX 2020 ako. Mga sir! So yun o, tingnan nyo, sariwang-sariwa pa siya. 48 kilometers pa lang yung tinatakbo.
Fresh from the ASA. Medyo mahina lang yung busina niya. Hindi siya kalakasan. Ano to? Hindi ko alam kung ano to eh. Ay! Oo nga pala, meron siyang ano, yung technology na kapag kunyari ihinto ka, teka subukan natin. Okay. Diba pag huminto ka, nasa traffic kayo, mamatay yung makina. Ayan o, namatay yung makina. Pero pag ano mo siya, pinihit mo siya, yun, naandar na ulit siya. Ayan o, namatay yung makina, pipihit ko. Yun, di ba? Ngangas! Tipid dun sa gas. Ang tipid dun sa gas yung ganun eh. Kasi once na naka-stack up yung motor mo, once na naka-andar yung makina, ang nangyayari, mas lalong nagko-consume ng gas yung motor. Yun yun mga chong. So dahil sa gantong technology, napakahusay. Alam ko hindi ito yung unang scooter na nagkaroon nito. Alam ko yung Honda Beat na-apply na din sa mga ibang scooter. Ayun, kapag prineno pala siya, ayun no, automatic namamatay yung makina. Wala, napahiya ako doon. Hindi namatay yung makina. Mamatay ka! Namahayop ka, pinahiya mo ko. Ayos ha, nagugusto ko itong NMAX ha. Sulit na sulit yung ano, 133,000 mo dito mga chong. Kasi lahat ng comfortability na hinahanap mo sa motor, economy, pagiging economy, eto na. Eto na ang sagot sa katanungan mo. So, para sa akin, bibiling ko ba itong motor na to? Siyempre, depende pa din. Depende pa rin sa pangangailangan mo yan. Kung daily rider ka, di ba? Ito na yung para sa isa. Malaki yung compartment niya sa pagkakalam ko. Daily use na daily use sa mga chong. Ang layo niya sa R15 talaga. R15 kasi, tis pogi ka dun eh. Tis pogi ka dun mga chong. Walang compartment, di ba? Pag traffic, pagod-pagod ka. Pang long ride, pagod-pagod ka pa din. Dito mga chong, kaya mo magano dito eh. 1,200 endurance eh. Ay, nako, pinagbabawal na technique. So, malakas naman yung headlight niya. Ayan o. Yeah. Ayan, NMAX 2020! Sa fuel capacity, hindi ko alam. Ipa-flash ko na lang dito sa screen. Ayan, nakikita nyo ba? Yan ang fuel capacity niya. Pag naka-NMAX, pag ganito yung motor mo, hindi mo na kailangan may pagsingitan eh. Kasi relax ka lang naman, hindi ka mapapagod. Ipiga-piga ka lang eh. Yung nga lang, para sa akin, kapag long ride, parang aato ko yung gamitin siya, walang challenge. Wala, piga-piga ka lang. Hindi mo masyadong ay, para sa akin lang mga chong ha, hindi naman nag-apply sa lahat yon. Yung iba kasi gusto, relax lang habang nagmumotor, long ride, di ba, daily ride. Sa akin kasi gusto ko yung may challenge, yung may thrill, di ba? Yung nababad trip na sa sobrang traffic, mga ganun kasi yung mga, ano kay, yung mga ideal na ride ko. Motor na nangunguha ng single mom. Yeah! Wow! Yeah! Ang sarap pa yun, ha? Ang ganda ng turning niya. Tulin! Ayop! Preno! Oh! Tangina ng preno, pre! Kapit na kapit! Talagang kailangan ng ano, ng abs sa mga scooter kasi di ba dual yung preno nila. Kung may mga instance talaga na nasasabay natin yung preno eh. Kasi kapag pinagsabay natin yung preno, yun yung may chance na sumemplang tayo, mag-slide yung motor. Pero dahil sa ABS technology, anti-braking system, di ba, naiiwasan natin yung mga ganung senaryo. So, napakaangas eh, no? Yun pa ako mga chong. Oh, walang niya. Pwede pa magkape dito ha, pag sumamotor. Ay! Grabe. Panalong-panalo. Kaya pala nagbalit ng motor si Downshift Vinci. Kaya pala nag-scooter ang koyo mo. Napakasarap palang mag-scooter. Naku po, nangangamoy swap. Nangangamoy benta kay Midnight. Gusto ko siya sanang masubukan na may angkas para malaman ko kung mabigat siya. Pero hindi mga dyan ang gaan niya. Compare mo kay R15. Grabe. Kahit mataas siya, kahit medyo mataas yung kanyang seat height, swabing-swabe lang kasi napagaan yan. Dali lang yung maniobra, dali lang isingit, di ba? Piga-piga lang, di mo kailangan mag-clutch.
mag-clutch palagi kapag ihinto, tapos namamatay pa yung makina pag nasa traffic ka, which is tipid na tipid sa gas. Napakaangas eh, no? Tawanan ka lang pag nagmo-motor, mga chong. Pinakamasarap na motor na natikman ko sa buong mundo. So gagawa natin ng ano, eh no? Pero yun naman ang pinagkaiba niya kay R15. R15, di ka naman makakita niyan lagi sa alsada, di ba? Parang meron siyang ano, royalty, you know. Ayan o, si Kuya naka R15, no? Pogi na R15. Pogi pa lang R15, no? Tatabihan natin si Kuya. Ang pogi eh. Hi, Pogi! Kung pa pogi, yan lang ang labanan, mga chong. R15, sir. At Undertale pa si Kuya. Nakakaingit, ha? Wow! Wow! Anto. Oops. Yeah, subukan ka natin sa singitan. Uy, uy. Teka, hindi ako sanay eh. Hindi ko ano eh. Yun. Hindi ko abisado yung lapad niya kasi. Kaya hindi ko may singit ang pang maangasan, pang diin na singitan. So, yun mga chong. Dito na tayo ulit. Dito na tayo ulit sa pinanggalingan natin. Ako muna mga sir. Oops, sige sige. Ang damot mo naman kaya. Hoy. Oh, banking. Ang sarap gamitin. Akin na lang 'to. Gag. Naglaro ang puta. Man, tignan ko nga yung loob nito. Paano babuksan? Hindi ko nabuksan kanina eh. Ano yung tumutunog doon? Yung ano, yung spin malayo kasi yung tanong. Ah, okay. Ayun na yun. Okay. Lakay din pala. Lakay din, no? Kasi yung ilang liters ng... Ilang helmet, ilang redders kasa dito? Siguro mga isang case kasa. Kasa isang case dito. So, I think that would be it. Thank you so much for watching, mga chong. Again, this is Brian Ochil. Maraming salamat sa pagpapairam ng motor, men. And I'm out. Peace out. Boom!